pwedeng mag-offline, pwedeng radio, pwedeng television, at kung wala talaga, if all of the above, wala yung tinatawag nating IBM or its better manual, kasi magdi-distribute at the school level ng mga learning resources na i-distribute ng local government sa mga bahay-bahay, sa mga bahay ng mga bata. At saka magre-recruit tayo ng tinatawag na para teachers, kasi hindi naman lahat na teachers, parents kayang magturo. So, in summary, ang hinihingi ng marami ngayon, dumadami, ay yung sinatawag nilang limited na face-to-face. Ngayon, kung tingnan natin, Mr. President, sa ibang bansa, sa Southeast Asia, halos lahat blended yung kanilang strategy, pero yung face-to-face nila, kunti lang, kagaya ng dinescribe ni Sec Popoy, na maliit na grupo lang talaga, wini-work out ang curriculum. Ang curriculum namin, halimbawa, Mr. President, sa basic education, kailangan 15,000 ka competences. Hindi ka makagraduate kung hindi mo master yan. Pero ngayon, reduce natin to 5,000 lamang. At saka, may as early as this month, tinitrain na natin yung may mga school tayo para sa parents, may school para sa teachers, para makahanda sila kung anumang arrangement ang kalalabasan. May kuryente, walang kuryente, may libro, walang libro, may transistor, walang transistor, may cellphone, ay mag-a-adjust ang eskwelahan. Basta lamang makapagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. So, very similar sa option 1 ang iniisip ng DepEd. Now, going back to NCR and to Metro Manila, yung sinabi ko nga kanina, ang epekto talaga ng pagbulusok ng economy is sa sa enrollment. Dahil kung ang parents walang mga trabaho, yun naman ang asikasuhin nila, yun ang tinitingnan. So, pero yung sa amin, sa DepEd, na-approve na yan ng IATF, May pa lang yung programa. Aprobado na ng IATF yon. Pero yon ang hinaharap namin na debate. Tapos yung school opening also, isa din yung area. Hindi kami nagbabago sa aming stand, Mr. President, na maximum August 24 talaga, kasi yung sa batas, last day of August is on a weekend. So, August 24, magbubukas na ng klase, whatever form it is. Pero hanggang ngayon, handang-handa na ang mga regions. Sinubukan natin yan sa Navotas. Very successful ang simulation. Tapos, mayroon ding maliit na eskwelahan. Tinitingnan din natin yung mga maliliit. Sa Sikihor, blended din ang approach nila. Mga bata binibigyan ng reading materials. Ang munisipyo naman nagbigay ng pera sa kanila para mabili nila yung mga materials. Kanya-kanyang discarte, kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na paraan. Pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata. At malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Yun ang aming tingin.